Ang isang magandang katangian ng isang coach ay ang patuloy na pag-iisip o pagbuo nito ng strategiya kung paano niya mailalabas ang tunay na kakayahan ng kanyang mga players. Nasabi na rin ni Rob Johnson, ang dating coach ni Kay Soto sa The Skill Factory, na isang challenge noon ang pag-coach kay Kay Soto dahil palagi itong nag-iisip kung paano pa niya mapapalakas si Kay Soto. Kung ganito ang lahat ng coach na maghahandle kay Kay Soto ay walang duda na makakapasok ito sa NBA at lalakas pa ito sa paglalaro ng basketball. Nasabi rin ni Rob Johnson na masipag si Kay Soto sa pag-insayo at napakadali nitong i-coach. Dagdag pa nito ay laging nagtatanong si Kay Soto ng mga paraan kung paano niya mai-improve ang kanyang laro. Masasabi ko na bilang isang player ay wala ka nang hahanapin pa kay Soto dahil sa kagustuhan rin nito na mas lalo pang lumakas sa larangan ng basketball. Umalis si Kay Soto sa The Skill Factory para sa next level ng kanyang karera sa basketball at nagawa naman itong maimbitahan sa NBA G League Ignite Team at naging miyembro rin ito ng Ignite Team ng halos 8 buwan. Naging mahaba-haba rin ang pagsasanay ni Kay Soto sa NBA G League Ignite Team at may improvement naman si Kay Soto. Nakita natin na kaya nitong makapaglaro laban sa NBA G League alumni na pinangunahan ng dating NBA basketball star na si Mike Bibby. Si Mike Bibby ang naging coach ng NBA G League alumni na nakalaban ni na Kay Soto noong Disyembre ng nakaraang taon. Dahil sa isang role player si Kay Soto sa NBA G League Ignite Team at hindi ang main go-to guy, ay naging limitado ang playing time at shot attempts nito, pero kahit na ganun pa man ay nag-average pa rin si Kay Soto ng 5.5 points, 5.5 rebounds at 1.5 blocks sa kanilang dalawang scrimmage games. Hindi na masama laban sa NBA G League veterans ang ganitong klase ng stats sa limitadong oras ng paglalaro. Puntahan naman natin ang usapang Soto Kuwami Edu, na kung saan isa ito sa pinakamagandang pwede nating mapagsabay sa FIBA World Cup 2023. At sigurado rin na mangyayari ito dahil lehitimong Gilas players ang tatlong ito. Ang isang maganda sa tatlong players na ito ay bata pa at halos nasa prime na nila ang mga players na ito pagdating ng FIBA World Cup 2023, at hindi lang yon, patuloy pa rin ang mga players na ito sa pag-improve ng kanilang mga laro. Magiging komportable si Kay Soto dito dahil may katangkaran rin sina AG Edu at Kuwame, kaya mailalabas na naman ni Kay Soto ang 100% nito sa paglalaro ng basketball. Kung mapapansin natin, noong naglalaro pa si Kay Soto sa The Skill Factory ay meron rin siyang kasama noon na halos kasing tangkad niya na si Jordan Wilmore. Kaya lumabas rin ang tunay na kakayahan ni Kay Soto noon sa kahit na anong departamento ng statistics ng basketball, dahil nagtutulungan ang dalawang players na ito sa loob ng court. Sana nga lang ay mapunta ulit si Kay Soto sa isang coach na determinado rin na mailabas at mapalakas pa si Kay Soto para maging isa itong ganap na NBA basketball player sa hinaharap. Yan na muna para sa video nating ito, at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.